Isang araw, sa isang lumang bungalo ay may nakatirang pusa na namumuno sa libo-libong mga daga. Ginagamit niya ang mga daga sa maling paraan at tinuturuan itong manguha ng mga kayamanan para sa kanya. Hindi ito nagustuhan ng mga daga at napag-isipan na turuan ang pusa ng leksyon. Nang walang kaalam-alam ang pusa, ang dagang nagngangalang Mike ay nagtipo ng mga pangkat ng daga at palihim na gumawa ng peking mapa at ibinigay sa pusa. O Diyos, nakita ko ang mapang ito sa isang maleta, sa isang lugar na pinaglalagyan natin ng mga kayamanan. Ano ang iyong ibig sabihin? Sa mapang ito ay itinuturo ang daan papunta sa isang lihim na kayamanan. Totoo ba yan? Ibigay mo sa akin ang mapa. Mukhang ang kayamanang ito ay napakahalaga. Ako mismo ang kukuha nito. Sige, lahat kayo'y makakaalis na. Ako na ang bahala dito. Inaalis ng pusa ang lahat ng daga at sinundan ng mapa. Alam ng mga daga ang bawat gagawin ng pusa. Alam ng daga ang bawat gagawin ng pusa. Kaya naman nauna sila sa pusa at pinagmasdan nito mula sa likod. Sinigurado nilang mahaba ang lalakari ng pusa. Nang sa ganun, ay sigurado mapapagod ang pusa pagdating niya sa kayamanan. Sinisigurado nilang mahaba ang lalakari ng pusa. Nang sa ganoon, ay siguradong mapapagod ang pusa pagdating niya sa kayamanan. Nang makarating ang pusa dito, siya ay pagod na pagod. Wala siyang makita sa paligid. Ngunit, sabik na sabik siyang mahanap ang kayamanan. Kaya naman ay pinilit niyang hanapin ito. Napagod rin ang pusa sa paghahanap at siya ay tumigil upang magpahinga malapit sa isang pulang marka sa lapag. Marahil ay dito nakatago ang kayamanan. Nagsimula siyang maghukay sa paligid ng pulang marka gamit ang kanyang lakas at kasabikan. Habang siya ay naghuhukay, ay bigla siyang nahulog sa isang butas. Pagkahulog pa lamang ng pusa sa butas ay lumapit ang mga daga sa taas at pinagmasdan siya. Tulong! Tulungan ninyo ako! Lahat ng mga pinaggagawa mo sa amin ay napakasama at dahil doon, bilang isang parusa ay magdudusa ka sa butas na ito sa habang buhay. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito? Pinaniwala mo ako sa iyo at ikinulong mo ako dito? Hindi kita papalagpasin ng buhay! Hindi lang ako nag-iisa. Ginawa namin ito lahat upang matapos ang iyong kasamaan. Kahit papano ay nalaman mo na ang iyong mga kasalanan. At sana ay magsimula ng gumawa ng mabubuting bagay. Sinarado na ni Mike at ng iba pang mga daga ang butas at bumalik sa bungalo. Sinabihan ni Mike ang lahat ng mga daga na mas mainam na ibalik ang mga kayamanan na ninakaw nila sa mga tao. Inayunan ito ng mga daga ang mga pera at kayamanan sa mga tao sa Nayon. Tuwang-tuwa ang mga tao na makita muli ang kanilang mga nawawalang kayamanan. Kaya naman ay binigyan nila ng mainit na pagtanggap ang mga daga. Sa wakas ay namuhay ang mga daga ng malaya, mapayapa at malayo sa pusa. Ikinagagalak nilang ginawa ni Mike ang planong iyon upang matigil ang masamang pusa. Ginawa nilang pinuno si Mike dahil sa kanyang matalinong pagdedesisyon. Noon, may isang batang lalaki sa syudad. Ang pangalan niya ay Juan. Mahilig siyang maglaro ng lobo. Isang araw, naglalaro siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagpustahan sila. Kung sino ang lobo may pinakamataas ay siyang mananalo. Bumili ng asul na lobo si Juan sa isip na ito ang pinakalilipad ng mataas dahil asul ang langit. Pagbilang ng tatlo, pinakawalan nila lahat ng lobo. Lahat ng kanilang lobo ay umakyat pataas. Ngunit, nalungkot si Juan nung nakita niya na hindi pinakamataas ang lobo niya. Umuwi siya na mabigat ang damdamin. Kinabukasan, pumusta muli ang mga bata. Bumili naman si Juan ng pulang lobo dahil ito yung pinakamataas kahapon. Nang pinakawalan niya ang lobo,
nalungkot muli si Juan dahil hindi naman ito yung pinakamataas. Dismayado siyang umuwi. Sa ikatlong araw, pumusta uli silang magkakaibigan. Gusto talaga manalo ni Juan ngayon. Ngunit, hindi niya alam kung anong kulay ang kanyang pipiliin. Hindi niya alam ang aabot ng pinakamataas. Naguguluhan si Juan. Nilapitan niya ang manlolobo at tinanong, "Maari ko po bang malaman kung anong lobo ang lilipad ng pinakamataas ngayong araw na to? Pula ba? Dilaw? Berde o asul?" Ngumiti ang manlolobo kay Juan at sinabing, "Nako, hindi ang kulay ng lobo ang nagpapasya kung gaano kataas ito lilipad. Ang pinakaimportante ay ang kung anong nasa loob nito. Ang lobo na may pinakamaraming gas at ang pinakamagaang gas ang siyang lilipad ng pinakamataas." Binigyan ng manlolobo si Juan ng lobo ng may mas maraming gas kaysa sa iba. Noong araw na yon, nanalo si Juan at umuwi ito ng may ngiti sa labi. Moral: hindi dahil sa kulay ng balat, yaman o pananalig nakasalalay ang pagbangon sa buhay. Kung hindi, dahil ito sa kanyang pag-iisip, kumpiyansa at katangian ng isang tao. Noong unang panahon, mayroong masaya at matabang pamilya ng patatas sa Nayon. Apat sila sa kanilang pamilya: ang nanay, tatay, si Bill at Jill. Araw-araw, ang tatay na patatas ay nagtuturo. Ang nanay ay gumagawa ng gamot habang inaalagaan sina Bill at Jill. Araw-araw naglalaro sina Bill at Jill habang tumutulong kapag sila ay kailangan. Sa oras na sila ay natapos ng maglaro at makauwi, gabi na at nag-aalala na ang nanay ng patatas. Isang araw, lumabas sina Bill at Jill para maglaro. Napagod sila at nalaglag sa isang basket ng gulay. Nasa loob ay isang malaking talong kung saan tinapon sila palabas sa basket. "Itong basket na ito ay para sa talong lamang, hindi para sa inyo." Umiyak sina Bill at Jill sa lupa dahil tinapon sila ng talong. "Hindi namin alam na sa inyo itong lugar na ito." "Haha, ano bang alam ninyo? Kasing tangkad nyo ba ako para malaman ninyo ang mga ito? Alis! Humanap kayo ng ibang lugar." "Bill, iabot mo sa akin ang iyong kamay at tulungan mo ako." "Ito, kunin mo ang kamay ko at tumayo ka." Hindi tinulungan ng talong at okra sina Bill at Jill. Umuwi nang umiiyak sina Bill at Jill. Nakita ng ina nila na umiiyak ang mga ito. Tinanong kung anong nangyari at sinabi nila ang buong istorya kung anong nangyari. Nakinig siya ng maigi. Kinonsuelo niya ang kanyang mga anak at pinatulog ang mga ito. Kinabukasan nang lumabas sina Bill at Jill, katulad ng dati, tinignan nila kung nasa loob ba ng basket ang talong. Nakita nilang walang laman ng basket, ngunit nakarinig sila na umiiyak. Nakita nila ang talong sa likod ng basket at nakita itong umiiyak. "Anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" "Tutulungan ka namin." "Sabihin mo lang sa amin kung ano nangyari." "May sakit ang ina ko at hindi ko alam ang gagawin ko, kaya ako umiiyak." Nang narinig nila ito, pinuntahan nila ang tirahan ng talong at nalungkot na nakita nila ang ina ng talong. Habang alaga ni Bill ang nanay ng talong, umuwi si Jill sa kanyang nanay at kinuha nito ang kanyang mga gamot. Dahil sa gamot na iyon, gumaling ang nanay na talong. Nagulat ang talong kung paano siya tinulungan ni Bill at Jill. Bagamat masama ang kanyang ginawa sa basket, sila ay naging mabait at bukas palad. Simula noon, nagbago na ng ugali ang talong at sinabihan na magbago rin ang kanyang mga kaibigan. Sa lalong madaling panahon, naging matulungin na sila sa mga tulad ni Bill at Jill. Noong unang panahon sa isang Nayon, nakatira ang tatlong inosenteng magkakapatid na sina Ram, Gopal at si Ravi. Nakakita sila noon ng isang kakaibang puno sa kalagitnaan ng kagubatan. Hindi nila alam kung anong puno ito, kaya nag-usap sila kung anong klaseng puno ito. "May nakita akong kakaibang puno sa kagubatan. Wala itong mga dahon at iba ang itsura." "Talaga?
Nakita ko rin yung tinutukoy mong puno. Ngunit ibang itsura na nakita ko. Napakaganda nito at namumulaklak pa. Hindi ata posible yun. Yung puno ba sa gitna na kagubatan ng tinutukoy mo? Ibang puno yata ang nakita mo. Oo, yung puno sa gitna yung tinutukoy ko. Oo, mukha nga mahiwagang puno ito. Nang nakita kong itong puno na ito, puno lamang ng berdeng dahon ito at walang bulaklak. Nagdidiskusyon na ang tatlong magkakapatid malapit sa puno. Nang may isang Brahmin na malapit na narinig sila at nagsimulang tumawa. Haha, mga inosenteng bata. Hindi yan mahiwaga. Puno yan ng red bud. Nakita ito ni Ramu bago ang tagsibol. Kaya nagmukha itong tuyo. Ang pangalawang kapatid na si Ravi ay nakita ang puno ng tagsibol. Kaya nakita niya ito na namumulaklak. Ang pangatlo naman na si Gopal ay nakita ito pagkatapos ng tagsibol. Kaya naman nakita niya ang puno na berde ang dahon at walang bulaklak. At dahil kayong tatlo ay nakita itong puno na ito ng iba't ibang panahon, akala ninyo na mahiwaga ito. Pero hindi. Pinaliwanag ito ng Brahmin sa mga inosenteng mga bata at tinulungan niyang ipaintindi ito.